Juan, ikatlong kabanata. May isang pariseo na nagkangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais, at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin. At ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayon ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagpabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan,
walang sino mang tatanggap ng anuman, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong, hindi ako ang Kristo, isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang apay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako naman maibaba. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubos ang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Juan, ika-apat na kabanata. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Lalaman ito ng Panginoon. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon, may isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makinom? Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito sa uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Uwi ka ni Jesus. Wala akong asawa. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa sapagkat lima na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama
hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa Katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ang lahat ng bagay. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy. Sabi ni Jesus, dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon. At nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halikayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Sana kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabi, kumain na kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain, hindi ninyo nalalaman. Kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, apat na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinug na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos,